Okay mga tol, kamusta? Ayos pa ba tayo dyan? Sa mga bago, napadaan lang. Ako nga pala si Warm Carubio ng Revance Graphics. Welcome back to this channel mga tol. Ngayong araw, ang share ko sa inyo ay kung paano ko nile-layout yung eye delays sa Photoshop. Yung step by step, yung mga sukat niya. Marami kasi nangihingi sa akin ng template, ng layout. Eh, hindi ko naman kayo kayang bigyan lahat isa-isa kasi marami kayo. So ang gagawin ko na lang, ituturo ko na lang sa inyo kung paano ko nile-layout yung eye delays dito sa Photoshop. Huwag kayong mag-alala, dadahan-dahanin natin step by step para maintindihan nyo. Okay, punta na tayo sa Photoshop. Una mga tol, syempre mag-create tayo ng layout ng document. So ako kasi ang ginagamit ko inches, yung width ko ay 36, ang height ko ay 1, resolution ko 300, color mode RGB lang, tapos background content kulay puti lang. So create lang. So ayan mga tol, 36 inches yung ginagawa kong eye delays. Ewan ko lang sa iba kung ano yung sukat mo sa kanila. Pero ako, 36 inches talaga. So, umpisa na natin. Gawa tayo ng grid lines. Lagay natin dito sa kanto. Pati rito sa kabilang kanto. Tapos itong left side ko, ang ginagawa kong sukat dito ay 3 inches. Sa kabila ay 1.5 inches. Oops. Yan mga tol, 36, 35 sa lahat eh. Yan. 1.5 inches ka. Yan. Yan, 1.5 inches dito sa right side. So, pag nakuha ko na yan, mga tol, ito kasi yung side na to, itong magkabilang dulo. Ito yung mga hindi printable na side. Pero kung kayo, kung gusto yung lagyan ng background, okay lang. Depende sa inyo yun. Pero itong side na to, itong may grid lines na to, itong dito sa dulo, ay hindi ko na nilalagyan ng mga design dyan, logo or text. Kasi yan yung titiklopin natin pag ginawa na natin itong mga ganito, pag kinabit na natin. So ang next ko dyan, kukunin ko itong gitna mula dito sa dulong to, dito sa left side itong to, tsaka itong sa right side, dulo sa dulo ang pagkuha ng gitna nyan. Hindi rito ha mga tola, hindi dito at hindi rin dito, dito sa side na to, tsaka ito. Mula dito hanggang dito, yan yung kukuhanin yung gitna. So, paano ba kuhanin yan? So, ako, ang ginagawa ko kasi dito, 3 inches dito, 1.5 dito. So, pag paplasin ko lang yan, 3 inches plus 1.5. Gamit tayong calculator para maintindihan nyo. 3 inches plus 1.5 equals 4.5. So 4.5 minus 36 inches, kasi 36 yung haba niya, 31.5. So yung 35.5 divide natin sa dalawa,
para makuha nyo yung gitna nyo equals 15.75. Tandaan nyo mga tula, 15.75. Create new yung haba ay 15.75, same lang din yung resolution, yung height, tapos create. So ayan na siya mga tol. Tapos ang ginagawa ko, kukulayan ko to ng black, new layer. Tapos ang ginagawa ko, hold alt, press nyo yung alt, tapos backspace para maging itim. So, kukunin ko lang yan, dadalhin ko siya rito sa ginawa nating document. So, ayan na siya. So, panakuha nyo na yan, gawa kayong grid lines, punta kayo sa kanya para makuha nyo ng gitna nyo. Papakita ko sa inyo, na gitna talaga yan. Ayan mga tol, kita nyo mga tol. So, nakuha na natin yung gitna. Yan yung way ko para kuhanin yung gitna. So, tanggalin na natin kasi nakuha na natin yung gitna. So, may natutunan na naman kayong bago, lalo sa mga napadaan lang, subscribe naman kayo mga tol. Hit nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa natin mga video. Okay, next, nakuha na natin yung sukat na hata yung problema. Diyan na natin ilalagay yung kulay ng background. Lagyan natin ng background. So, gawin na natin itim. Create new layer. Alt ulit. Tapos, backspace para maging itim. Kasi yun yung kulay niya rito. Okay mga tol, nakukuha ba? Nasusundan nyo ba? Tapos katulad ng sabi ko kanina, itong side na to, itong 3 inches na to dito sa dulo pati dito sa right side na 1.5, yun yung mga area na hindi nyo na kailangan ilagpas dun yung design or yung font text na ilalagay nyo. Kasi yun na yung area na titiklopin nyo pag inassemble nyo na yung ID lace. So, halimbawa, lagyan natin ng yung design. Kuha lang akong design dito. Dadalhin ko lang siya rito. Oops. Kunin natin to. Itong Toyota. Dito lang. Ilagay sa dulo. Tapos duplicate nyo lang. Yan. Tapos lagay kayo sa gitna. Tapos Control T para maano nyo yung transform, para makita nyo at maano nyo yung gitna. Ilagay nyo sa gitna. Yan. So mga tol, ganun lang kasimple, ganun lang kadali ang pag-layout ng ID lace dito sa Photoshop. Kaya dun sa mga nangihingi, so itong video na to para sa inyo to mga tol. Nakita nyo naman na ganun lang din kasimple. Tapos, pag ipiprint, eto pala yung settings ko pag ipiprint na mga tol. Control P. Yan. Ang ginagawa ko lang dyan, syempre, pipiliin nyo kung anong printer na gagamitin nyo. Yung print setting, ganun na rin. Dito sa color handling, ang ginagawa ko dito, Photoshop Manage Color. Ewan ko, effective sa akin siya eh. Tapos dito, normal printing lang. Tapos dito, black point compensation. Yan, tignan nyo lang yan. Effective sa akin to mga tol. Ewan ko lang sa iba kung ganito rin yung ginagawa. Pero ako, ganito lang talaga. Tapos, print nyo na. At bago yan, isa pa. Kadalasan kasi, ang output ng sublimation is masyado siyang dark. Saturated siya. So, ang ginagawa ko lang dyan, dito, ang ginagawa ko, brightness, tinataasan ko lang yan. Depende kung 50,
Yan, makikita nyo naman. Kung gusto nyo 80, depende sa design nyo. Para pag pinrate nyo, malabnaw na siya. Para pag pinres, hindi siya ganun kadark. Kasi saturated nga minsan kasi yung sublimation ink na pipress nyo. So, ganun lang kadali yung mga tol. Sana may napulot kayong idea sa akin ulit. Kahit konti lang, alam niyo naman masaya na ako ron. So, hanggang dito na lang ulit, mga tol. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Mag-like na rin kayo. Mag-comment para meron din tayong pag-usapan. Importante yan para nakakapag-usap tayo. Click niyo yung notification bell. Importante din yun. Para every time na may upload ako, manonotify kayo. Kayo yung unang makakapanood sa video yung i-upload ko. So, maliwanag mga tol ha. Ulit sa mga bago, Warm Rubio ng Advanced Graphic Designs. Peace!